Hi everyone, it's Charlie's Barnachea and welcome back to my channel. And for today's video, ayan kung mapapansin nyo ay nakamakeup ako. Bago ang lahat, mapapansin nyo yung theme ng makeup ko is all about the Pantone color of 2021, which is yung gray and yellow. Wala po ako tutorial nito sa YouTube dahil itong look na to ay ginamit ko or ginawa ko sa aking 1-minute makeup tutorial sa Instagram and will be cross-posted to my Facebook account also. So, bago ko siya burahin ay naisip kong i-film tong video na to. Anyways, huwag na natin patagalin pa. Ang tagal-tagal ko nang gustong gawin tong video na to. Noon pa man, ngayon lang ako sinipag gawin. So, this is all about my foundation makeup collection for 2020 and 2021. Ito yung mga local brands mostly. Ayan. Huwag na natin patagalin pa. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin yung video na to. Ayan guys, so binuksan ko na yung aking foundation drawer para hindi na masyadong mahaba yung video at diretso na tayo dun sa papapakita ng ating foundation isa-isa. So, gusto ko sanang isa-isahin sa inyo kung ano-ano yung meron akong foundation dito sa drawer na to. And then nilatag ko rin dito sa ibabaw yung iba kasi hindi ma-elaborate maigi kung halukayan natin siya ng ganong-ganon. So, mas okay, mas organized nyo siyang makikita dito. So anyways, start tayo dito banda. Meron tayo ditong mga foundations ni BYS. Ayan, siya nga pala guys, sama-sama na yung mga foundations ko dito na local brands. Tapos, andito din yung mga ibang high-end. Tas, ayun. Pero, hindi kasama dito yung mga foundations ko from mga airbrush foundations, yung mga ganon. Tapos yung mga foundations na nasa client ko. Kasi ayun, alam niyo na, secret tayo doon. Anyways, start tayo dito kay BYS. Ayan, kay BYS, I have 5 foundations. Ayan, iba-ibang shade siya and iba-ibang formula. Ayan, may all-day wear. Tapos meron tayong complete coverage foundation. Tapos meron din tayong another complete coverage foundation. Bali, 4 pala yung aking complete coverage foundation. Tapos meron tayong isa dito na all-day wear. Ayan, if I'm not mistaken, kasi kaya may isa dito is kasama to dun sa, ano ba, PR kit. Tapos ito ay sabay-sabay to pinadala. Tapos ito ay nag-iisa lang siya, together with other type of makeup. Anyways, moving forward, dito naman tayo, one of my favorite foundation na drugstore na available international. And meron din tayo dito sa local. Originally from US yung brand na Milani. Ayan. Hindi lang ako yung my favorite nito, for sure. Kasi sobra talagang powerful ng foundation na to. 2-in-1 na siya. Conceal and concealer and foundation na siya. Ayan, conceal plus perfect. 2-in-1 foundation. Foundation plus concealer. Ayan. I have 5 shades here. Ayan, meron pa ako mga parang 6 shades for clients naman na wala dito. Ayan. Ito yung mga for pang sarili ko. I have 5 shades. Meron akong porcelain, warm beige, natural beige, light beige, saka creamy vanilla. Depende yan kung umitim ako dahil sa summer, nag-swimming, ganun. Iba-iba. Pumuti dahil sa ginagamit ng mga skincare, mga whitening, ganun. Iba-iba yung nakadepende sa mood ng skin ko or skin complexion ko kung ano yung mga gagamitin ko. Kaya marami tayo. Multiple shades tayo. Hindi ako nag-i-stick sa isa. Ayun. Moving forward, dito naman tayo kanila Everbelena. Yung mga available sa Watsons. Ayan, sinet aside ko na sila dito. I have here yung kanila from EB Advance. Ayan. Again, lagi kong kina-clarify. Magkaiba ang Everbelena sa EB Advance. Magkaiba silang brand, pero iisa sila ng company, which is Everbelena Incorporated. Ayun. So, anyways, dito tayo kay Studio Finish Foundation. I also have 3 shades. Ayan. Meron tayong hindi kasi ako marunong mag-auto-auto-focus. Ayan. Meron tayong cream.
may beige, tapos meron tayong miel. Ayan. We have three studio finish stick foundation. Ayan. HD ata to eh. Kasi diba, studio finish. Ayan. Moving forward sa EB Advance pa din. EB Advance to. No? Oh, EB Advance. Dito sa EB Advance, kasi Everbella na ba? Ito eh, yung ganito. Tapos may mga EB Advance to. Ayan. I have here yung kanilang dalawang klase ng BB cream. Yung isa is yung whitening, tapos yung isa is anti-wrinkle. Ayan. Lagi kong ginagamit itong si whitening. Itong si anti-wrinkle, nakasarap pa siya, nakasealed pa. Kasi wala naman akong wrinkle. So parang hindi ko naman siya magagamit. Ang bata ko pa. I'm only 22. Tapos ganun. I mean, siguro mama ko pwede dito sa anti-wrinkle. Anyways, layong ginagamit tong whitening nila, itong violet na variant. And I am so amazed. Sobrang gandang-ganda ko talaga. Isa sa mga holy grail foundation ko tong BB cream. I mean, BB cream pala. BB cream is different from foundation. Ayan, magkaiba sila. Medyo mas lightweight si BB cream. Anyways, moving forward, I also have here IT Cosmetics, yung kanilang bye-bye foundation. Ayan, isa sa mga magagandang product ng IT Cosmetics. One of the high-end to, si IT Cosmetics. Ayan, moving forward, ayan, I also have here NYX foundations. Ayan, I have three different shades from the formula ng Stay Matte But Not Flat. Ayan. Asan yung shades nila dito? May caramel, may medium beige, tapos may nude. Ayan. Yung dalawa sealed pa. Ito yung kanilang huli kong foundation na nakuha sa kanila bago sila tuluyang phase out dito sa Philippines. Ayan. Luckily, nag-sale sila tapos nakuha ko sila. Ayun. Tapos moving forward, dito naman tayo kay LA Girl. Ayan. I have their Pro Coverage ng LA Girl. Ayan. Mga foundations. I have white. Tapos I have porcelain. Ayan. Tapos I have beige. Ayan. Meron akong tatlong LA Girl. And then, moving forward again, ito naman tayo kay EB Advance. Yung kanilang Shine Free Makeup Foundation. Ayan. Based sa paggamit ko nito, ay hindi siya ganun ka-full coverage, pero nakaka-mattify din naman siya. Ayun. Tapos, I have four shades here. Oriental, Natural, what's this? Soft Bisque, and then Almond. Ayan. I have all of their shades sa line na to. Tapos, next one is itong kanilang Everbella na All Day Liquid Foundation. Ayan. I have all of the shades din. Ayan. Mahal na mahal ako ng Everbella na, no? I have four shades. Yung kanilang Olive, Porcelain, Silk, tapos Oriental. Ayan. Ayan. Isa rin sa magagandang foundation to na nagamit ko sa from Everbella na. Ayan. Tapos, I also have here Revlon. Ayan. I have two? Two lang ba? Okay. I have two here. Yung kanilang shade na medium beige, tapos sand beige. Ayan. I have two of them. Yung kanilang color stay. Okay, moving forward, dito naman tayo kay meron tayo ditong MAC Cosmetics. Yung kanilang Studio Fix Fluid. One of my favorite sa mga high-end foundation. Marami na ako na-try na foundation na high-end. Pero wala na sila dito. Kasi hindi ako naglalagay ng mga high-end dito sa drawer ko. Mostly, nandun sila sa dito, sa aking maleta na ginagamit sa mga clients. So, yun nga, since secret po natin, isa sa mga secret natin yung ginagamit natin foundation, wala siya dito. Ayun. Anyways, actually, meron din pala akong MAC dun. Studio Fix, pero parang 3 shades lang ata siya. Tapos, may personal use ako dito. Yung kanilang NC20, tapos NC45, okay. NC45 pala to. I have two of them. Tapos meron ako nung MAC Mineralize nila. NW50 siya. Ayan. Tapos I have here BYS Pure Silk Foundation. Serum Foundation. Ayan, dropper siya. Tapos andito yung mineral
BB Blemish Balm BB Cream ni Shawil Cosmetics. Yan, dito naman tayo kay... Ayan, bago ko makalimutan, meron ako ditong ano, Squad Cosmetics You Can Face It Foundation. Hindi ko pa siya natatry, pero hopefully soon, isa siya sa ma-review ko dito sa aking channel. And then, ayun, meron pala din ako dito. Dito naman tayo sa mga primers. Ayan, dito na tayo sa mga primers. I have here Shawil Perfect Face Primer. Ayan, long-lasting oil-free. Na-try ko na to. And yung claims niya is totoo talaga. Oil-free ka talaga. Tapos ito, one of my favorite. Hindi ko pa siya nare-review pero na-try ko na siya. Face Saver Gel Primer Qualities. Ayan, Facial Antiperspirant. Actually, antiperspirant gel siya pero grabe, para siyang primer. Ano eh, this can pass as makeup primer talaga. Kasi you can use this under your foundation. And I must say, isa siya sa mga hindi talaga nakakapagpapawis. Yan. Yung ano, hindi ka gumagalaw, yung konting movement mo, pawis na yung ilong mo. Yan, isa, makakatulong siya. As I have here, Quante by 727 Cosmetics na primer. Ayan, from Japan yan. As I also have BYS Face Primer, yung kanilang with hydrating first. Dalawang klase kasi, or tatlo ata yung sa BYS. Nandun pa sa PR box yung isa ko, hindi ko pa natatanggal. But tatlo ata sila, if I'm not mistaken. Itong for oily skin. Ayan. Hindi nyo ayaw ma-focus. Pero for oily skin to. Tapos itong isa is nakaka-hydrate. Tapos we also have here Naturactor Primer. Ayan. White cream lang siya pero parang for me, ano siya, one of the moisturizing primers. Tapos ito, natutuwa ako dito sa Pop Studio. Parang recent ko lang siya na-try bago mag-2020. Wait, mag-focus ka please para makita nila. Ayaw makisama, but ang nakasulat dito is moisturizing primer. Pero para siyang silicone. Yung performance niya is parang silicone primer. Ganun. Ang sticky, ang tacky. Ayan, one of my local brand favorites ko to na primer. Itong Pop Studio na Intro Moisturizing Primer. Ayan, kay Sarah Gian. As we also have here, ayan, Uncommon Primer from Japan. Pero it's kinda pricey din yan. Sun Killer yung tatak niya. Perfect Water Essence. Ayan, may SPF 50 siya. We also have here one of the favorites ng mga madlang people natin dito sa Philippines. Itong Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Isa siyang silicone primer. Ayan, maganda rin to. Anyways, moving. Ayan, tapos na tayo dito. Ayan, sa mga nandito. Dito naman tayo sa mga nilatag ko sa ibabaw. Wait lang. Naipit na hita ko. Nakapatong kasi yung drawer sa hita ko. Dito naman tayo. Saan tayo magsisimula? Dito naman na. Dito tayo kay L'Oreal. Anyways. L'Oreal Paris. Ayan. I have here Infallible, yung kanilang Pro Matte Foundation. Ayan, I have two shades. Isang light, tapos isang dark. 107 Fresh Beige, tapos isang Shell Beige, 102. Ayan, isang light, isang dark. Para kapag nasa middle skin complexion ako, pwede ko na lang silang paghaluin. Pero kapag medyo maputi ako dahil maraming akong product, as what I've said kanina, kapag may product akong ginagamit na nakakaputi, ayun, dito tayo kay light. Tapos kapag summer, yan, nangitim tayo, ganyan, or nangingitim yung face natin, basta, maitim siya, ito, medyo mas darker to. Nasa medium complexion lang to eh. Yan. Anyways, moving forward, I also have here yung kanilang Infallible Total Cover. Ayan, yung kahit tattoo, matatakpan niya. Ayan, para siyang Dermacol. I never tried Dermacol, pero base sa mga napapanood kong reviews, ay para siyang Dermacol. Itong Infallible Total Cover, ayan. Isa lang akong meron dito, yung talagang shade ko kapag hindi ako nangingitim or namumuti. Ayan, creamy natural. Kasi nasa mid-complexion nga ako. Ayan. Anyways, moving forward, I also have here primer. Ay, hindi siya primer. LB Cosmetics na Essential Mineral Foundation. Ayan. Na-try ko siya and hindi siya mattifying.
parang moisturizing foundation siya. As well as itong 727 na Sept Duke Sept. Ayan, moisture cream foundation. Moisturizing foundation siya pero full pack. Pack na pack yung coverage nito. Gandang-ganda ko dito. Moving forward, ito, na-try ko na din to. And I wanna be honest, hindi masyadong okay yung foundation stick. Itong variant mismo na to ni Pop Studio. May review ako nito dito sa channel ko. Magaganda ibang products nila, pero okay na din to pang araw-araw, pero hindi siya pang malakasan. Yung pang, ang tawag yun, full coverage. Ayun. I also have here Nichido Perfect Skin Stick Foundation. Naka-sealed pa siya, hindi ko pa siya natatry. So, hindi ko masasabi ko anong verdict ko for Nichido. So, anyways, dito naman tayo. Meron ding BB Cream, si Squad Cosmetics. Ayan. Sister company ata to ni Detail Makeover na Detail Cosmetics na ngayon. Ayan. Natry ko na din to and ang ganda din niya. Since lightweight siya, nakaka-cover din naman ng imperfections. And we all... meron ulit tayo ditong restock. Ayan, mga nakasealed pa sila. Kasi diba meron tayo dito, yung mga bukas na. Ayan, dahil mahal na mahal nga tayo ni EB Advance and Ever Villena. Ayan. Meron tayong restock nung apat na shade. Tapos, one of my tinitingalang brand, international, Gerard Cosmetics. Ayan, foundation. This can pass as foundation mixer. Kapag sobrang mattifying yung foundation mo, ihahalo mo lang to kasi illuminating cream siya. Yun. This can pass as highlighter. Mayroon akong tatlong shades nito. Ito, 1, 2, 3. Ayan, parang yung isa is rose gold, yung isa gold, and then yung isa is silverish. Something like that. So, ginagawa ko kapag gusto kong gamitin yung foundation, tapos sobra siyang mattifying. Para lang magamit ko lang talaga yung mattifying. Mag-mix ako nito. Ayan. Moving forward, may mga NYX favorites ako dito. Iniwalay ko talaga siya from here. Ayan. Meron ako dito ng mga favorites ko from NYX Cosmetics. Ayan yung kanilang Pore Filler Primer. Tapos yung kanilang HD Studio Photogenic Foundation. Ayan. May dalawa akong shade nun. Isang dark, isang light. Ayan. Alam nyo na ha, may mga tips na tayo dito. Pag kukuha kayo yung foundation, kapag natitipid kayo, kung ayaw nyo kunin lahat ng shades, ay you better kunin nyo na lang yung lightest tsaka yung darkest para kapag nasa middle complexion kayo, paghaluin nyo na lang sila. Yun yung tip ko sa inyo. Moving forward, ayan, just like this, sample ulit. Meron ako ng Total Control, one of my favorites from NYX Cosmetics, yung kanilang Total Control Foundation. Ayan. Kung mapapansin nyo, isang lightest tapos isang darkest. Ang ginagawa ko, nag-mixing ako ng foundation. As what I've said na paulit-ulit sa video to, light and dark foundation, minimix ko kung gusto kong makuha yung gitna. Ayun. Anyways, moving forward, one of the best from NYX Cosmetics, yung kanilang Total Control Drop Foundation. Ayan. Tapos, meron ako dito ng white liquid foundation ni BYS. And sobrang white nito. Pwedeng-pwede. Meron din silang powder foundation na white. So, terno talaga niya to. And since sa video na to, it's all about the base, the cream foundation, ayan, liquid foundations. Ayan, I also have here yung, may mga ano tayo dito. Syempre, foundation collection, ilalahat na natin yan. Meron tayo dito nung Canary Glow Potion, one of the local brands, ayan. Wala kasi sila sa Watson's. Sa mga Instagram online shops galit ito. Tapos may super butte tayo dito na foundation. Moving forward, I also have here, ayan, kanina meron tayo ditong mga foundation ni BYS. Ayan. BYS, tapos meron tayo ditong liquid illuminator. This can pass as highlighter since illuminator siya, pero you can use this as what I've said kanina, foundation mixer kapag may liquid highlighter kayo. So, this can pass as liquid foundation mixer. Anyways, last but not the least, if I'm not mistaken, ayan, meron tayo itong mga unopened makeup foundation, liquid foundation, makeup base from O2O Cosmetics. Ayan, one of the brands from China. Pero, definitely a good brand siya kasi one of the best-selling brand to sa Lazada and Shopee. If
if I'm not mistaken. Meron tayo nung kanilang Velvet Matte Stick Foundation. Ayaw mag-focus na naman. Hindi tayo maalam kasi sa ganitong mga, yung vlogger na ginaganong-ganon. Yung mga ano. Anyways, nag-focus siya sa iba. Meron tayo ditong Invisible Cover. Cover to eh. Cover. Invisible Cover Foundation. I have two shades here. Hindi ko pa siya na-check. Naka-sealed pa yan. Tapos meron din tayong Hydrating Face Primer dito. Meron tayong Pore Perfecting Primer. Ayan. If I'm not mistaken, itong dalawa ay mattifying. Ayan. Pore Perfecting daw kasi. So, dun pa lang, parang pore perfecting, parang namamattify niya yung pores. So, napaperfect niya na hindi mahalata. Tapos ito, hydrating. May mga gold beads siya, kung nakikita niyo. May mga gold beads yan sa loob. Hydrating Face Primer, pore minimizing din siya. Tapos ito ay drop foundation. So, kanina si NYX, meron silang Total Control Drop Foundation. Meron din si O2O, ayan. Meron siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Meron din si BYS Pure Silk Serum Foundation. Buildable coverage din yan. Kapag buildable coverage, para siyang, ang iisipin nyo lagi is medium to full coverage. Kasi kada habang nagbibuild ka ng coverage ng foundation mo, ay kumakapal ng kumakapal at dumadami ng dumadami yung coverage sa face mo. So, it can pass as medium to full coverage. Ayan. So, yan guys. Tapos na ako magpakita sa inyo ng foundation. Last look. Ayan siya. Ayan guys, ganun na po karami ang aking, or ganun na po, or ganun na lang po karami ang aking foundation collection as of the moment. Kasi yung iba dinestash ko na, yung iba ay binibigay ko, yung iba naman ay na-expire, kaya pinatapo na po. So anyways, ayun, isa lang naman yung mukha ko, so I think okay lang naman na ganun yung quantity niya as of the moment. And ayun, hindi ko naman lahat magagamit. Anyways, ayun nga, ayun ang aking foundation makeup collection. Ang tagal ko nang gustong gawin tong video na to at finally nagawa ko na siya. So ayun, thank you so much sa panonood ng video na to, and I hope na enjoy nyo ang video na to. Don't forget to give it a thumbs up, at kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. I-click mo lang yung subscribe button at yung bell button para ma-notify ka kapag may bago akong video in the future. So, thank you so much for watching, guys. See you guys on my next one.